top 10 notable free agents available. But first, make sure you like this video at mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para wala kang mamintes ng mga videos natin. First, DeMarcus Cousins. Ang 4-time All-Star ay wala pa rin team hanggang ngayon. Only 31 years old at dahil sa kanyang injury kaya nagiging hesitant yung mga teams na kunin siya. Pero last season sa Bucks at Nuggets, maganda pa rin yung pinakita niya bilang backup big man. Nag-average ng 9 points and 6 rebounds, shooting 46%. Ang rumor na team sa kanya ay Minnesota Timberwolves. Number 2, Carmelo Anthony. A proven scorer na over the years ay natanggap na ang role bilang off-the-bench scorer. Salamat rin sa franchise ng Portland dahil na-revive yung kanyang career. Biruin mo, nag-average pa rin ito ng 13.3 points per game para sa Lakers. So, yung Los Angeles ay interesado pa rin na ibalik siya pero baka maunahan sila ng Warriors. Number 3, Colin Sexton. Siya lang yung restricted sa kanilang sampo kaya pwede siyang i-sign and trade ng Cleveland Cavaliers para at least may makuha pa rin silang in return kahit ayaw na nila sa kanilang point guard. Recently ay naging interesado ang Jazz sa kanya kaya naging rumor yung Mike Conley na palitan dahil mahilig naman sa veteran point guard ang Cavs. Number 4, Dennis Schroeder. Sa Instagram ay nagparamdam ito kay LeBron James na gusto na itong bumalik ng Lakers at yung bagong head coach nila na si David Ham ay nakasama niya sa Atlanta Hawks. Pero ngayon, don't expect na bibigyan pang muli siya ng malaking contract ng Lakers if ever matuloy yung kanyang gustong pagbabalik. Number 5, Blake Griffin. 6-time All-Star, 5-time All-NBA, only 33 years old. Ang first pick sa batch ni Stephen Curry at James Harden. Nakakalungkot para sa kanya dahil wala na siyang nakitang success after ng trade from the Los Angeles Clippers. Sa kanyang minimal role sa Nets last season, nag-average ito ng 6.4 points at 4 rebounds per game. Number 6, Dwight Howard. For him, it's very unlikely na bumalik pa ito ng Lakers pero meron pa namang teams ang nagkaka-interes sa kanya. Ang pinaka-latest is ang Boston Celtics. Simula nang umalis ito ng Magic, naging journeyman na siya. Some are saying na sana bumalik siya rito pero sayang lang yung kanyang remaining years kung hindi siya maglalaro sa mga contending teams. Dwight is 8-time All-Star, 8-time All-NBA, at 3-time Defensive Player of the Year. Number 7, LaMarcus Aldridge. Maybe time to retire pero nakabalik pa ito sa basketball after ma-diagnose. 7-time All-Star, 5-time All-NBA. Ang 36 years old veteran ay nag-average last season ng 13 points at 5.5 rebounds per game para sa Brooklyn Nets. And he can still provide some depth sa mga contending teams. Number 8, Lou Williams. A 3-time Sixth Man of the Year. Pero in the last 2 years, hindi na ito productive in terms of being a key scorer of the bench. Pero grabe yung kanyang 2018 Clippers, 22.6 points per game, 20 points per game naman noong 2019. Last year ay naging 6.3 points per game na lang para sa Atlanta Hawks. Number 9, Hassan Whiteside. Early in his career, nag-spend ng time sa G League bago maging discovery sa NBA. Naging sikat pa nga ito dahil gusto niya lang pataasin yung rating niya sa NBA 2K. Best year niya is noong 2017 para sa Heat, nag-average ng 17 points at 14 rebounds. Grabe, 'di ba? Samahan mo pa yan ng 2.1 blocks. Ngayon naman ay merong tatlong teams ang gusto siyang makuha: Warriors, Sixers, at LA Clippers. Number 10, Jeremy Lamb, a 10-year veteran na palipat-lipat rin ng teams. Minsan itong naging key pieces para sa Charlotte Hornets nang wala pa sila Melo Ball. Ang problema kasi sa kanya bilang wing ay hindi consistent yung kanyang outside shooting. May times na sobrang init pero minsan wala talaga. It's crazy to think na itong mga players na ito, 5 years ago, pinag-aagawan pa ng mga teams pero lahat naman sila ay capable pa rin na magbigay ng much needed help especially sa mga contending teams. Kayo ba, sino sa mga ito ang gusto nyong mapunta sa mga favorite teams ninyo? Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.